yun yung pinaka mabigat na challenge for us, no? To surpass the first one. And I think, at sinabi ng mga bosses natin sa GMA, na nasurpass natin yung ating season 1. Yung ating project for the season 2 ng Walang Matigas na Pulis ay eto na na naibalik natin, and I'm very thankful sa GMA dahil sa tiwala na binigay nila sa akin, at mas pinalaki na Walang Matigas na Pulis ang binigay nila. Palapakan natin ang GMA. And of course, yung mga kasama natin, makikita niyo yung mga nagkagandahan mga narito at ang mga bituin. At I'm sure mamaya, madilim sa kalimutan ng bituin lahat nandito. Well, sa performance ni Beauty Gonzales, wala ako masabi. Talagang surpass na yung season 1. Yun yung pinaka mabigat na challenge for us, no? To surpass the first one. And I think, at sinabi ng mga bosses natin sa GMA, na nasurpass natin yung ating season 1. Kaya, Direk Enzo, Direk Mark, Direk Reggie, mga kasama natin, thank you very much sa inyo at sa lahat ng mga naghirap dito sa proyekto natin. Maraming salamat. Well, it's good to be back. It's nice. I mean, I'm so happy to see the same people, pa rin sila, Ms. Carmi and Ms. May, and of course, Senator Wong and everybody else. We're so blessed that we are given this chance na magkaroon ng season 2. Not all shows na nagkakaroon, but to make people happy again is a blessing. And thank you, GMA, for giving us this opportunity. Humanda kayo kasi masasakit yung upangan nyo, kakatawa. At mawawala yung problema nyo. Sana maging habit nila mapanood ang Walang Matigas na Pulis sa Madilim na Misis every Sunday at 7:15 p.m. Yes! Yes! Senator, may pagkakaiba po ba ang karakter o pagkatao ni Colome sa first season dito sa pangalawang season? At ano po yun? Well, definitely, yun pa rin. Under desire pa rin siya. Pero naiba dahil kasi ayoko naman maging spoiler, you know? But nakikita mo naman, magbabaliktad kami ng character ni Beauty. Nakita nyo, naging pulis siya. So, abangan na lang natin yun. Marami kaming twist sa story na ipapakita at maraming matututunan na aral. So, yun ang goal natin. Hindi lang tayo magpapatawa at magpapakita ng malaking aksyon. Kumbaga may mga moral lesson din na mapupulutan dito sa ating proyekto. Senator, napaka-successful ng season 1. So, itong sa 2, nape-pressure po ba kayo na pantayan ng success ng one? No, oh, ayun, mabuto ko. Kasi sabi niya, no sweat. Kaya. No, siguro naman sa nakita nyo, no? Ang laki ng season 2 natin, mas pinaganda. Yun, pinakamahirap talaga to surpass the first one. Pero sa tingin ko, na-surpass natin yung season 1. At sa galing ng mga artista natin, mas kabagang na ng bawat isa, galaw pa lang, alam na, nasamahan pa tayo ng magagaling na artista like Arlene, yung mga nandirito, at mga batikan ng artista like Miss Tony. Batikan eh. Michael De Mesa, nandiyan pa rin si ER. Of course, sino ba? Sino ba yan? Yung sidekick na si Ninyo Mula. Kasabaya pa ni Palito yan eh, ha? Sino? And then, of course, EJ Palgon, nandiyan, na gumanap pa sa, na yung Sa Lubong Buhay, na di ba yung ginawa ko yung first movie ko, siya naman yung gumawa sa kabilang channel. At nakasama ko na magaling din na artista. Ayan, sino ba yung mga nakasama? Sige, Kelvin, yan. Ikaw naman. Oo naman, ikaw. Kaya, ito yung ganyan, yung ayan.